Pools, yes! Welcome back to our YouTube channel, Vapat Family. Basta apat, tapat! Magandang hapon po sa ating lahat, Shorty Pools. And yes, nandito po ako ngayon sa ating maliit na piggery. Dahil iti-check po natin ang ating dumalaga na si Blessy. Dahil naglalandi na po siya, Shorty Pools. So meron po akong mga ibabahagi sa inyo ng mga tips at ideas tungkol po sa dumalaga or inahing baboy. So ano po ba ang mga tanong na pwede kong sagutin o pwede nating pag-usapan ngayong hapon na ito tungkol po sa ating dumalaga or inahing baboy? So una po, ano po yung mga dapat nating tandaan bago natin pakasahan ang ating mga dumalaga? Pangalawa, ano po yung mga gagawin natin bago natin pakasahan ang ating mga dumalaga? Okay, so Shorty Pools, medyo kumupas na po ang pamamaga ng ari ng ating dumalaga. Pero makikita pa rin po natin na meron pong changes. Ayan, so ito po si Blessy, Shorty Pools, ang ating 6 months old na dumalaga. Kung makikita nyo po ay medyo namumula pa at namamaga ang kanyang ari, Shorty Pools. Pero ngayon po, ito po yung ikatatlong araw ng kanyang paglalandi. So medyo kumupas na po ang pamumula at pamamaga ng kanyang ari. Kita pa rin po natin, Shorty Pools, na medyo meron pang discharge na lumalabas. Pero hindi na po siya ganun talaga kadami. And yung unang araw po pala nung naglalandi siya ay nakalabas po siya sa kanyang kulungan, Shorty Pools. So yun po yung isang sign na pakakatandaan at obserbahan natin na kapag ang ating baboy ay malikot sa loob ng kanyang tirahan at hindi mapakali, ay isang sign po yun na ang ating baboy ay naglalandi na. So kung gusto nyo pong malaman pa ang iba pang mga signs na para matukoy natin na ang ating baboy ay naglalandi na, ay pwede nyo pong tingnan or panoorin ito pong video ko na ito. Meron po kayong makukuha ng mga ideas sa videong yan, Shorty Pools, tungkol po sa ating inahing baboy o sa paglalandi ng ating mga dumalaga. At yung unang paglalandi, ito po yung pakakatandaan natin na hindi po dahil naglalandi ng ating baboy ay or dumalaga ay pakasahan na natin agad. Ito po yung tatandaan ninyo na yung paglalandi po, lalo na kapag unang paglalandi ng ating mga dumalaga, ay huwag pa po muna natin siyang pakastahan, huwag pa po natin siyang pabulugan, Shorty Pools. Bakit po? So ito po yung sagot niyan. So meron po tayong dapat i-consider bago natin pakastahan ang ating mga baboy. Hindi po dahil naglalandi na siya ay agad-agad po ay pakastahan po natin. So ano po ba yung mga bagay na dapat i-consider natin bago natin pakastahan ang ating baboy? Una ay dapat alamin natin na yung edad ng ating baboy ay nasa wastong gulang na siya. So yung wastong gulang po na pwede na nating pakasahan ng ating baboy ay nasa 7 to 8 months. Yun po yung pwede na po na edad ng ating mga dumalaga na handa na siya para mabuntis. And second is dapat yung kanyang timbang ay nasa wastong timbang na po siya. So yung wastong timbang po ay nasa 120 kilos. Pwede na po natin siyang pakastahan yan. Bakit po na kailangan nating i-consider itong mga bagay na ito? Dahil ang pagbubuntis po ng isang baboy o dumalaga ay hindi po ganun kadali lang po yon para sa kanila. So dapat po talaga na nasa tamang edad na po sila para handa po sila sa pagbubuntis nila. And dapat nasa wastong timbang po sila. Dahil dadala po yan sila ng mga anak nila or mga biik sa tiyan nila. At pagdating po sa araw na manganganak na sila, ay dapat meron po silang sapat na pangangatawan at wastong resistensya para makayanan nila yung panganganak nila. Kasi po, ang mangyayari po kasi kapag bata pa, hindi pa sa wastong edad o sa tamang edad yung isang baboy na nagbubuntis, ay maaaring magkaroon siya ng hindi ganun kadaming mga biik. And pangalawa ay maaaring hindi niya makayanan yung panganganak. Okay po, so sa tanong number 2, ano ang mga gagawin natin bago natin pakastahan ang ating dumalaga?
Okay, so ang unang gagawin po natin bago maglande ang ating mga dumalaga or after ng unang lande ng ating mga dumalaga ay kailangan po natin siyang purgahin. Next po ng purga, after a day po ay iinjikan po natin yan ng vitamins. Dito po sa amin, ang ginagamit po namin na vitamins ay yung Bilamil po. So 5 ml ng Bilamil ang i-inject natin sa kanya. And after a day or 1 to 2 days ay i-injectan po natin siya ng pinmycin. So iisa-isahin ko po yung mga reason bakit po kailangan natin gawin ang tatlong bagay na ito bago po natin pakastahan ang ating dumalaga. So una, yung sa pagpupurga po, kailangan po nating purgahin ang ating mga dumalaga dahil syempre para mawala po ang mga bulati sa kanilang katawan. Ito po kasing bulate ay namiminsala po kasi ito ng mga internal organs ng ating mga baboy. So, kapag mayroong bulate ang ating dumalaga, tapos kapag mabubuntis na siya, maaari pong maapektuhan yung paglaki ng mga biik at yung pangangatawa ng ating dumalaga. Kung kaya't dapat ay malinis siya sa mga bulate sa kanyang katawan. So, dapat po talaga natin siyang purgahin. Pangalawa, bakit po natin siya i-injikan ng Bilamil o vitamins? Ito po ay para madagdagan o magbigyan ng karagdagang resistensya at bitamina ang kanyang katawan para maging handa siya sa kanyang pagbubuntis. And pangatlo, bakit po natin siya i-injikan ng pinmycin? Ang pagtuturo po kasi natin ng pinmycin, ang pinmycin po kasi ay isa po yung antibiotic. So, para maiwasan po natin na magkaroon ng mga mummified na piglets ang ating mga dumalaga or ang ating mga inang baboy, ay dapat po natin siyang injikan ng antibiotic. Dahil sobrang makakatulong po iyon para maging malusog at magkaroon ng sapat na proteksyon against infectious diseases ang ating inahing baboy. So, dahil doon, ay mapuprotektahan niya ang kanyang mga biik sa kanyang tiyan. Si Blessy po ngayon ay ano pa po siya? 6 months. Yan, 6 months. So, ang nangyari po ay purgahin sana natin yung ating dumalaga. Pero hindi ko po siya napurga dahil yung pagpupurga po natin at pag-i-inject po ng pinmycin at vitamins ay mangyayari po yon sa kanyang 7 months na edad. So ngayon dahil 6 months pa po siya kaya hindi pa po namin napurga dahil naging maaga po ang kanyang paglalandi. So ngayon po ang kanyang unang paglalandi ni Blessy. Ang target ko po sana Shorty Falls ay purgahin siya sa kanyang 7 and a half months na edad. Pero dahil napaaga po ang kanyang paglalandi ngayon, so after a week mula nang naglalandi siya ngayon ay pupurgahin na po natin siya. And i-injikan ng vitamins tapos pinmycin. So ngayon, para naman sa kanyang pangalawang paglalandi ay magbibilang po tayo ng 21 days. So yun po yung araw na yun mula ng una niyang paglalandi ang kanyang maging pangalawang paglalandi. Ngayon kung para sa inyo ay ready na siya na pakastahan, pwede na po natin siyang pakastahan sa pangalawang paglalandi o sa pangatlong paglalandi. Okay, so dito po magtatapos ang ating video, Shorty Falls. Maraming pong salamat sa lahat po ng nanonood. At subaybayan niyo po ang aking mga video sa susunod nating mga content o videos. Dahil meron pa po akong mga ibabahagi sa inyo tungkol po sa pagbababuyan. So maraming salamat po!